Ang daigdig ang giyera. Piligrong umaalingaw-ngaw sa buong mundo dahil sa mga kaganapan sa West Philippine Sea. Ito kaya ang pagmula ng malawakang digmaang pandaigdig kung ang lahat ng bansa ay madadawit sa gulo. Kaila sa marami na may mga nasyon na kinatatakutan ng kanluran na kaalyado ng mga komunista at nagpahiwatig na ng kanilang suporta sa China. Ngunit ang tanong ay, handa bang sumabak ang mga ito laban sa mga superpowers kung matutuloy ang gulo sa West Philippine Sea? Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ang iyong pangunawa, sama-sama nating halungkatin ang kasaysayan at hanapin ang sagot sa katanungang. Totoo ba? Ano ang nagaganap ngayon sa West Philippine Sea? Patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga barko, hindi lang yung mula sa China, pati na rin yung mga mula sa Estados Unidos, Britanya, Pranses, Australia, Japan at marami pang iba. Sa gitna nito, patuloy ang pagbabanta ng mga komunista. Nagpahayag ang mga ito laban sa bansang Australia kamakailan lang. Ayon sa 7news.com na nagbanta ang China na tirahin ng long-range missiles ang bansang Australia kapag sumali ito sa US at Taiwan. Subalit sinagot ito ng Australia noong 12 ng Mayo ayon sa news.com na battle ready o handa sa labanan ang Australia. Ayon sa ulat, makikita ito sa karagdagang pondo na 1.9 na bilyong dolyares upang palakasin ang seguridad ng bansa. At sinabi ng Amerika sa 9 News na binabantayan ng mga Amerikano ang Australia pagdating sa China. Nangako ang administrasyon ng Estados Unidos na sila raw ang bahala. Noong 11 ng Mayo, pinagbantaan din ng mga komunista ang bansang Bangladesh. Ayon sa Times of India, na masisira ang samahan ng dalawa kung sasali ang Bangladesh sa Quad Alliance. Ang sagot naman ng Bangladesh sa mga komunista, ayon sa NDTV, na ang Bangladesh ay isang independiente at walang ibang magdidesisyon sa kanilang pakikibaka sa ibang bansa. Pinagbantaan din ng mga komunista na iba-blacklist ang diplomat ng Taiwan. Ayon sa Newsweek.com, na iba-blacklist ang foreign minister ng Taiwan dahil sa mga sinasabi nito laban sa China. At ang sagot naman ng Taiwan ayon sa Taiwan News na nakakatawa ang pagbabanta ng China laban sa foreign minister nito. Sinabi sa ulat na hindi magdudulot ng suporta at respeto ang wolf warrior diplomacy ng China. Kaya naman patuloy pa rin ang Taiwan sa paggawa ng mga makabagong semiconductors na bahagi ng Central Processing Unit o CPU ng mga makabagong kagamitan sa militar katulad ng GPS satellites, ballistic missiles, integrated defense system at iba pa. Bagamat mayroong 2 nanometer semiconductor ang IBM, ito ay prototype lamang at aabot ng ilang taon bago ito pumasa sa testing. Subalit ang 3 nanometer microchip ng Taiwan ay subok na, kaya ito binabantayan ng maraming bansa. Makikita na hindi lahat ng nasyon ay nakukuha sa mga pananakot ng mga komunista. Sa halip, isa-isa nang nagpaparamdam ang mga ito na sila ay hindi mabubulas. Sino ang mga kaalyado ng China? Sa pagtugon ng mga bansang kontra sa peligrong dulot ng China sa West Philippine Sea, mayroon ding mga kaalyado ang mga ito na kumikilos ngayon. Ito ay walang iba kung hindi ang North Korea at Russia. Sa katunayan, bago matapos ang buwan ng Marso 2021, hinangad ng North Korea na palakasin ang ugnayan nito at ng China habang binabaliwala
ang Estados Unidos. Nagpahatid ng mensahe si Kim Jong-un na ang relasyon ng dalawang bansa ay kaiingitan ng buong mundo. Halos ganoon din ang sabi ng bansang Russia. Ayon sa news.com, ang China at ang Russia ay nagsasama upang pataubin ang Estados Unidos. Binalaan ni Vladimir Putin na sino man mula sa kanluran ang sumubok at manakot sa seguridad ng Russia ay magsisisi ng lubusan. Ayon sa VOA News, na ang China at Russia ay determinadong tibagin ang impluensya ng Washington. Sinabi rin sa ulat na ang mga bansang Russia at North Korea ay isa-isang nagpapalakas ng kanilang impluensya sa larangan ng nuclear at cyberspace. Ganunpaman, ang pahayag ng dalawang kaalyado ay nagmula sa kanilang mga pamahalaang nababaon din sa mga problema. Dahil ayon sa Military Times, nababahala ang isang Russian admiral sa presensya ng militar ng NATO. Binanggit sa ulat na ang pagdagsa ng mga nito malapit sa Russia ay isang peligro sa seguridad ng bansa. Sinabi naman ng NATO o North Atlantic Treaty Organization sa kalagitnaan ng buwan ng Abril na susuportahan nila ang Estados Unidos pagdating sa Russia. Ganon din naman ang masasabi sa North Korea. Meron din itong sariling suliranin na nararapat harapin. Dahil ang balita sa Al Jazeera, sa simula ng buwan ng Abril, ipinahayag ni Kim Jong-un na ang North Korea ay nasa malubhang sitwasyon. Ayon sa ulat, tinutukoy nito ang ekonomiya sa bansa. Kung hindi ka makapaniwala, ito pa ang patunay sa The Guardian na nahaharap sa North Korea ang pagbagsak ng ekonomiya dahil sa kakulangan ng gamot at pagkain. Kaya naman mayroon mang suporta ang mga komunista laban sa Estados Unidos at mga kaalyado nito, walang makasisiguro kung ang North Korea at Russia ay makikipaglaban kung magkakaroon sa West Philippine Sea ng isang digmaan. Ano ngayon ang mangyayari sa West Philippine Sea? Kung makikinig ang isa sa mga balita, masasaksihan na patuloy ang China sa pagbabanta at patuloy naman ang pagresponde ng mga kaalyado ng Amerika. Mayroong nagsasabi na hindi kikilos ang mga komunista kung hindi nito nasisiguro ang kanilang tagumpay. At sa kasalukuyang sitwasyon, ang dalawa nitong kaalyado ay humaharap ng kanilang sariling problema sa bansa. Determinado pa rin ang China na pangatawanan ang kanilang 9-dash line sa West Philippine Sea at ang pagsakop sa isla ng Taiwan. Hindi rin tumitila ang pagresponde ng mga hukbong sandatahang pandagat ng Amerika, United Kingdom, European Union, Japan at Taiwan sa peligro dulot ng China. Subalit mayroong naniniwala na hindi man sa West Philippine Sea magsimula ang digmaan, maaaring sumiklab ito dahil sa isang laban ang nagaganap ngayon sa pagitan ng Israel at Hamas. Anong kinalaman ng patayan sa Gaza Strip sa West Philippine Sea? Hindi man magkatulad ang sitwasyon ng gulo sa pagitan ng Israel at Palestina kumpara sa China at Amerika, marahil hindi ka maniniwala na pareho ito ng pinaglalaban. Dito pa magsisimula ang isang malawakang gulo na masasangkutan ng mga Arabong bansa sa gitnang silangan na magiging mitya ng digmaan. Dahil kung mauugnay sa gulo ng Israel ang Estados Unidos at Britanya, sino ang kokontra sa mga komunista na sumasakop ngayon sa West Philippine Sea? Isang malalim na katanungan na nararapat ng bigyan ng makabuluhang kasagutan. Anong aral ang mapupulot dito? Ang kapayapaan sa buong mundo ay makakamit kung ang lahat ng pamahalaan ay magkakasundo at ang lahat ng gobyerno ay magkakaisa. Ngunit ang kasamaan kahit ng iisa ang aagnas nito. Kaya nararapat na ang puso ng isang pinuno ay hindi na ikikiling sa ganit na gawain. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ang iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Dahil mayroong mga naniniwala,
at marami rin namang naghihinala. Ikaw, narok mo kaya ang katotohanan? Ang tanong. Totoo ba